Valerie Concepcion, abay first time nagsalita patungkol kay Alden Richards and Catherine Bernardo. And for that, narito na po ang ilan sa mga updates kung saan ngayong araw nga ay naganap at nag-live po ang ilan sa mga naroon po sa LA dahil po sa kanilang Asian World Film Festival kung saan kabilang ang Hello Love Again. Sa kanila pong interview, ayan na itanong nga dito kay Miss Valerie Concepcion at hindi natin ina-expect na ibubuking, no, netong si Miss Valerie kasi first time yung nagsalita patungkol sa Kat din at talaga naman nagbigay siya ng isang malinaw na detalye patungkol sa dalawa. Let's watch this. Beautiful, you. Mark. Oh, no. Mark is the most hard person to work with. Most difficult person in the set. Okay. Such a wonderful person to work with. Yeah. Oh, yeah. That's a trick. And of course, and oh, do I need to say more? Of course, I cannot describe Kat and Alden in just one word because working with them was such a pleasure. It was such an honor for me because they're so talented. They're so kind. Kung ano po yung nakikita nyo, walang halong plastic. They're so kind and true. Yung totoong tao talaga. And sobrang nakakatawa ka na ako. And sabi ko nga, they're so talented. That this is my fourth time watching the movie. But my favorite scene where he said, you still love me, you want me back. I still cry. I was telling God, that's true. I love you too. I was just very angry. I still cry. It's my fourth time, but yeah, because they are so talented. They're that talented. And I am just so, so proud of you. Yeah. I love you guys. That's so sweet. I love that. Now, Carney, I have a question for you. This sequel is so well loved. When did the studio know it was greenlit? The idea of a sequel has always been, people always ask us, wherever we go, wherever we meet, one of the first questions will always be, will you do a sequel for Hello Love Goodbye? When will you do it? Where will you do it? So for 5 years, those questions haunted all of us, I guess. After the pandemic, the idea floated again, but of course, it wasn't still the right time for it. Earlier this year, we went to Canada for a film festival also, for Hello Love Goodbye screening. While we were there, we were also interviewing filmmakers who were living there. And that's when Direk, Kathy, and I knew that there was a story that we can tell. So the moment we felt and we believed that there was a story to tell, that was when the management needed the project. So it was early this year. It was early this year. Yeah, and it was also being updated because of the loud clamor from all the fans, of the first movie. And so when we realized that there was still a story to tell, we did it. You did do it. I love that. Let's give a round of applause. Now, another question, Carney. How has the film made an impact in the Asian cinema today? Because I know it broke like a lot of records since opening weekend. Can you tell us about that? Honestly, we just made overwhelmed. But last week, we made overwhelmed. We knew that a lot of people loved the version. We knew that a lot of people would have the support, but we never realized that this was the amount of support that we would get. Yeah, so in terms of impact, I guess it's high time that the world also sees and hears the Filipino story. A lot of Filipinos, just like we enjoy every character in the movie from part 24, we all leave homes, we leave our homes, so we'll build better homes. And in doing so, we help other people, even those who are not Filipinos, also take care of their homes. So I guess it's high time that the Filipinos also get to be heard. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbabasa tayo, ano, at magko-komento tayo. Unahin po natin ang comment mula kay Ma'am Shi Annabelle Garde. Sabi niya, hinawis at Darrell said, yes, okay lang maghintay si Alden. Tama nga, huwag pilitin, hintayin na ma-in love din si Catherine para tuloy-tuloy na sa kasalan. Parang tingin ko kasi sa hinihintay ni Alden ay kay Kat ay yung pagsagot ng oo or sure na me, kasalan na. Kasunod, sigurista si Alden. Well, okay lang, di muna siya sasagutin. Basta, laging ganyan, lagi silang magkasama. At kung may teleserye man sila, sila pa rin ang bida. Pag laging ganyan, pustahan, full na si Kat. Wishing na lahat yan. Anyway, pag sila lahat, talaga kahit matagal sila pa rin sa dulo. Good night, Miss Dars, and God bless. Actually po, syempre, bigyan natin sila ng time, di ba? Bigyan natin sila ng, nasa proseso sila ng gano'n. Ayaw naman ni Alden na porket nagkasama sila sa movie eh. Abat agad eh. Bakong uwan niya na agad yung matamis na oo, diba? Sabi ni Miss Aquarius,
For my point of view, sa lahat ng interviews ni Alden about sa paniligoy na kay Kat ay sila na, Miss Darrets. It's really obvious na sila na. Ibig sabihin, continuous ang legal acts ni Alden. Siya yung tipong seryoso kahit naman sino, mas ma-observe yung galawan, which is very true. May back 2019 yung interview nilang dalawa sa ABS-CBN na mas gusto nila yung mahabang ligawan, pero understood yun na sila na, as in relationship na, pero still naniligaw pa rin si Alden. Hi, nakaka-inlove talaga sila, nakatanggal ng pagod, Miss Darrets. Ayan, sabi ni Miss Michelle, wala na po si Direk Cathy, last appearance na niya ang premiere night sa HLA dahil next day flight na niya for New Zealand. She's leaving her directorial job for good na to be with her family in New Zealand. Ay ganun, ito na talaga. Talagang ano no, binuhos talaga ni Direk Cathy Garcia Sampana dito sa movie na to, na ito na pala yung last niya sa pag-direct. Kasi nga naman, diba, ilang taon na rin po silang kasal ng kanyang husband. Pero parang tagal na kasi sinasabi ni Direk yan, parang ano na siya, mag-quit na siya sa pag-direct. And that would be the last time na kanyang i-direct si Catherine. Sad naman, pero happy na rin siya doon. Sabi po ni Miss Elenita, please forget the past, just keep moving on for Catherine. She deserves to be happy. True. Sabi ni Miss Patindo Evelyn, wow, basta go, Kat din, love you both always. Ayan. So ito naman yung kanila mga komento patungkol sa bagay na to. Kung si Catherine at si Alden Richards or si Catherine mismo, eh talagang ano na, nag-ano na siya, nag-move on na siya at kinakalimutan na yung lahat. Eh dapat yung kabi ng panig ganun din. Kaso walang gumagawa sila ng ingay kasabay ng pag-iingay ng Kat din. Sabi ni Janelle Travel, it's really a big help. Kahit di sila mag-donate, nakatulong pa rin sa Pinas kasi ang laki ng mga tax nila. God bless to Kat din and ABS and GMA. Yun. Ito naman si Ma'am si Teresita. Great Kat. Congrats, job well done. Forget those bashers. God is always with you. Stay sweet and humble. Love you, my one and only. Lots of thanks, Miss Beautiful Darrets. Let's just be happy for Kat din success. Ayan. Thank you, Ma'am, si Teresita Mercurio, sa inyo pong komento. And, syempre po, sila po kasi yung tinaguri ang bankable stars ng kanilang henerasyon ngayon. Kaya talagang imposibleng napakalit ng tax niyan dahil talagang masasabi mo dollars din kasi ang kinikita ng mga yan. Sabi naman po ni Miss Michelle, yung Mexican teleserye Rosalinda ang gusto kong teleserye for Kat and Alden. Bagay kay Alden ang role ni Fernando. Aba, pwede ha? Sabi ni Miss Green, Crips, sabi nung impact mong guy na friend this summer, wag muna Daniel balikan si Kat kasi blah blah blah. Duh, as if naman may babalikan pa siyang Kat. Eh kung kumaripas na ang na milya-milyang layo mula sa kanya si Catherine at naiwan na siyang kumakain ng alikabok behind. Kaya nga, kung makapagsalita yung isang bashers na yun, alam niyo po, hindi ko rin nakikita yung mga video, yung videos niya na yun. Ha? Parang feeling ko, pinuntahan ng mga Kat din mula po nang inilabas natin sa channel natin yun. Parang nagka-interest yung mga Kat din to search kung sino ba siya at kung ano yung mga social media accounts niya. At kung hindi ako nagkakamali parang na-take down na ata yung video na yun. Tanging video na lang na buti na lang na-recover ko pa siya, no? And talagang ano yun, talagang yung tao na yun, pinagtutulungan niya kasi ang daming nagagalit sa kanya. Kaya nga po, dun sa ex na dating Twitter, meron din kasi yung video na yun. Ang dami po nagko-comment dun. And then, ang dami po nagagalit sa kanya. Tapos, sabi nga ni Seren, auto-block niya lahat. Kapag meron pong bashers, auto-block. Para hindi talaga siya, kasi talaga masasakit din yung sinasabi sa kanya. Sabi ni Lin Mac, I find it very weird. Inis na inis sila sa Kat din kung anong pinpas ang sinasabi. Pero bumibili naman sila ng ticket para mapanood ang HLA. Hay nako, kaloka. Sige po, bili at nood pa more. Para mas malaki ang kita ng HLA at maraming matulungan na typhoon victims. Ayan. Totoo yan. Sa dami ng mga bashers po nila, pati po yung mga bashers, naku, curious sila. Sabi po ng ilang mga Kat din, kaya daw bumibili ng tickets yan. Kasi naghahanap sila ng mali dun po sa movie. Diba? Gano'n naman talaga mga bashers, wala sila makikitang tama, puro malik. Kaya kung nagustuhan mong